Hi YouTube fam, si Victoria ho ito. Welcome to my channel. Ngayon po ang project natin ay gagawa tayo ng parol. We're gonna make this one. Ito po, alam naman nyo yung parol, ginagamit natin sa Pilipinas pag Pasko, hindi ba? So ito, dahil nasa Amerika po tayo, hindi po natin kayang bumili ng parol sa Pilipinas, so kailangan ho gawin natin dito. Eh, itong video na to ginagawa ko in Tagalog dahil marami hong kabataan na gustong matuto ng Tagalog. So, sana makatulong itong video na to para sa mga kabataan na gustong matuto ng Tagalog. So, okay. Here we go. Materyales na kailangan ay flat reed, 1/4 inch, glue gun, glue stick, gunting, and pantali po sa flat reed. Flat reed po yung ginagamit na pang basket or pwedeng bamboo if you have some. Pero yung flat reed ko po kinuha ko sa Amazon and I show the link na kanina sa video. Kailangan nyo rin po ng papel na tissue paper. Yung pwede rin ho yung pang gift wrap na papel. Pinutol ko ng mas maliit ng konti para mas manageable. Susunod na gagawin ninyo, puputulin natin ang reed into 10 sticks. About 15 inches ang haba. Tapos, 5 stick na mga 4 inches ang haba. Ito yung mahabang stick, yung 15 inch, yun ang gagamitin natin para sa skeleton ng parol. 10 mahaba at 5 na maikli. Yung 10 mahaba, papalambutin natin sa tubig para madaling diretsuhin. Dahil ho, naka-curve siya, medyo matigas. So, kailangan palambutin ng konti. Pagka sinok nyo na sa tubig mga 1 minute, pwede nyo nang tanggalin. Tapos, konting stretch ng konti. At tapos nito, ipipares natin ang 2 piraso ng reed at itatali natin sa isang dulo. Mga 1 inch po galing sa itaas. And 4 na pares na ganito para gawin natin. Galawa. At yung natitirang 2 stick, pababayaan na lang natin yun, hindi natin itatali. Tapos, pagka natali nyo na yung 4 na pares ng reed, gagawin yung letter V. Tapos, i-manage ninyo, i-mamasahin ninyo para maging star. Tapos itatali ninyo doon sa paa, doon sa baba. Pag na pagsama nyo na yung 2 pares, lagyan nyo na ng stick yung baba para makompleto yung parol. Itatali nyo lang po yun doon sa dulo ng parol. Ngayon, nagawa nyo na yung isang side. Patuloy natin gawin yung susunod na side ng parol. Kung baga eh, yung likod ng parol. Ganun din ang gagawin natin, tatali natin. Pag nabuo na yung 2 side, pagsasama natin sila, tatali natin sa ibabaw at saka yung 4 na punto na natitira ng parol. Gagamitin natin yung string o yung wax linen or di kaya rubber band kung yun ang estilo ninyo, pero hindi ko pa kasi natatry yung rubber band kaya hindi ko masabi kung pwede siya o hindi. Sa nakikita ninyo dito, medyo lumuwag yung isang reed kaya natanggal yung cord. So, tinali ko uli siya at inayos. Minsan nangyayari to kasi pagka nag-shrink yung kahoy dahil sa binasa natin, minsan nag-shrink siya.
Nakakatulong din po na itatali natin yung gitna ng parol para hindi maghiwalay yung pinakagitna niya, yung tinatawag natin na parang joints ng parol. So tali yung likod at saka yung harap. Tapos ngayon, ang susunod natin gagawin, didikit natin yung maikli na reed sa loob ng parol para magkaroon siya ng konting laman or depth, kumbaga. So yung limang stick, yun ho ang ilalagay natin sa gitna ng parol. Matapos ilagay yung limang stick, kung tutuusin, malamang pwede na nating sabihin tapos na yung parol, dahil kung tutuusin, ako ho, nagamit ko na ho yung ganitong parol, tinatawag kong naked parol, yun ho ang design ko sa bahay. So yun ho ang nakalagay sa puno ko. Pero syempre ho, kung gusto ninyong gawing Filipino style, tuloy-tuloyin natin. Lagyan natin ng papel para malagyan natin ang design. Ngayon, itong papel na nilalagay natin ay simpleng puting papel lang ho. Tissue paper lang na pang gift wrap ang ginamit ko. Pero kung gusto ninyo, kung gusto ninyo na ibang kulay, pwede. Pwedeng kung anong klaseng tissue paper ang makuha ninyo, okay lang. Cellophane din ho, pwede. So, matapos natin itakpan ng papel ang lahat ng side ng parol, pati yung likod at yung harap, lalagyan natin ng takip, pati yung gitna. Tapos pati yung likod, lalagyan natin. Hindi ko na rin ho napakita yung paggawa ng side. Yung mismong side ng parol, kailangan takpan din. Ngayon, ilalagay natin ang fringe para sa parol, para merong matakpan ho yung tinali natin na wax linen cord. Glue lang ang gagamitin pagtakip dito. So, tissue paper lang ho. Ngayon, kung gusto ninyong gawin yung ibang klase ng fringe, pwede rin ho. Pero for the sake of time, itong fringe na lang ho ang gagamitin natin for this project. Matapos ninyong takpan yung ng fringe yung dulo ng parol, huwag ninyong kalilimutan na dagdagan ng pansabit sa isang punto ng parol para syempre malagay ninyo sa bintana o masabit sa halige o sa bubong ng bahay. Sana po ay nag-i-enjoy kayo na makinig at manood dito sa video na ito. Salamat po. So, ito na po yung finished project. Sana po nag-enjoy kayo at sana po ay may natutunan kayo kahit na konti, kahit na papano sa simple nating proyekto. Kung meron pa kayong comment sa mga tanong, ilagay lang po ninyo dito sa ibaba. And kung gusto ninyo makakita ng iba pang video na ganito in Tagalog or English, sabihin nyo lang ho and subscribe and like. Salamat po and see you next time.